Hello guys, pag-uusapan natin yung mga comment kung bakit ayaw ng para kids yung mga nesting materials. So mabasahin natin yung mga feedback ng ating mga kasamahan sa ibon kung bakit ayaw ng mga para kids ng nesting materials sa kanilang nest box. So basahin natin lahat na mga nag-comment about sa mga parakeets, okay? Unahin natin yung kay Ferdinand Garcia. Ang sabi niya, ano po magandang gawin sa nest box ng parakeet? Lagi po nilang inaalis ang nesting materials kahit may itlog na po. Ang sagot ni Michael Briones, huwag ka maglagay kahit anong nesting materials, basta yung normal lang daw na nest box, walang laman na nesting materials. So, yung nabibili lang sa pet shop or mga DIY, okay lang. May parakit daw siya, ayaw daw talaga ng nesting materials. Then, comment ni Michael Briones, hindi talaga kailangan ng parakit ng kusot para sa nesting nila. Ganyan yung parakit ko. Nilagyan ko ng kusot pero tinatapon nila palabas. Komportable sila sa normal nest lang. So, mukhang 1-0 tayo. 1-0. Ang comment ni Wade Mir Lian Parson, ang nesting po nila ay mismong poop po nila. Meron po kasing parakit ng gusto ng kusot, meron pong iba na ayaw. Kaso, ako po sa parakit ko, gamit ko ay sand na pino, parang sa kalapate. Oh, may kalapate din kami. Tapos ang kusot nila ay yung sand. So, pwede din. Then, ang sabi ni John Cedric Lino, napansin ko po sa pagbibreed ng parakits, yung mismong dumi po nila yung ginagawa nila kusot. Ganon din kasi ginagawa ng breeders ko. Oh, so 3-0 tayo. Yung una kay Michael Briones, pangalawa kay Wade Mir Dian Parson, yung pangatlo kay John Cedric Lino. So tatlo na ang approved sa walang kusot. Okay? Ang sabi ni Al Timbang, regarding po sa nesting ng mga kids, di po talaga sila binibigyan ng nesting materials. Sila po mismo gagawa ng paraan, kukutkutin po nila yung nest box, mag-iipon ng konting parte ng kahoy, at pag nagkasisiw na po sila, yung mismong dumi ng mga sisiw, gagawin po nilang nesting materials yun. Dito po sa amin sa Pampanga, dumadami na ang nag-ibreed ng kakatiel sa dahilang sobrang laki ng binaba ng presyo ng mga alps. Oh, sa Pampanga, bumaba yung presyo ng alps. Kaya, mas dumami yung nag-ibreed ng kakatiel. So, sa Pampanga, mas okay bumili ng mga kakatiel kasi mas maraming breeder dun eh. Okay. So, kung bibili ako ng kakatiel, so sa Pampanga pa ako dadayo, no? Mas okay kasi kung visit aviary eh, kaysa sa lalamog kasi delikado. Tapos, ang sabi ni Jerome Bauzon, para sa akin po, na isang taon na pag-aalaga ng parakit, masasabi ko lang na hindi na po nila kailangan ng nesting materials dahil po dati nilagyan ko ng kusot yung nest box nila. Sila mismo nagtatanggal ng kusot kaya nung sumunod, hindi ko na po nilalagyan ng kusot. So, mas okay talaga kung wala ng kusot, no? Okay, basa pa tayo ng iba. Sabi ni Ronnie Mariano Gono, boss, ang parakeets po ay pag may kusot sa nest box, sinahakot ni hen palabas. Pag nalinis niya na yung sa loob, saka lang magpapamit sa cup. Oh, okay. Then, sabi ni Jonard Caparas, sa karanasan ko po sa pag-aalaga na kids, hindi na po need ng any nesting materials. Una po nilagyan ko po nung kusot pero unti-unti po nila itong nilalabas o inaalis sa nest box. Base din po sa karanasan ko, hindi po pumapasok yung kids, hen or cock or both sa nest box at doon na mamahinga. So ilan na tayo? 5-0? 5-0 na ba yun? Tapos sabi ni Dennis Balabas, may ibang parakits na nag-nesting pa rin, same lang sa kanya. So, ito naman kay Dennis Balabas, may
kids daw siya na nag-nesting. So, may chance pa, no? Bali, 5-1. 5-1 tayo. Ang sabi naman ni Kawayan, mas nauna akong mag-kids dogs kaysa sa African. Ayaw ng kids pag masyadong madami nilalagay na kusot kasi sa gabal ito sa nest nila. Okay lang yung medyo konti lang, lalo na kung first clutch, ganun ng So, gumagamit siya ng kusot pero konti lang. So, 5-2 tayo, 5-2. Yung comment ni Mark Daniel, pwede po ba pakainin ng kamyas yung lovebird? Tapos nag-comment si Marvin Ortega, sabi niya, pwede, tapos lagyan mo ng sibuyas at luya. Tapos magic sa, picnic lang. Yung sabi ni Ariel Diaz, yung sa kanyang parakeet ay may kusot. So, may kusot yung kay Ariel. So, ilan na tayo? 5-3? 5-3 ba? Hindi ko na alam. Ano ba yan? Bilangin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 7, 2, 7, 3. 7-3 pala, hindi 5-3 eh. So, 7-3 tayo, 7-3. So, ito, kay Lord David Irenio the second Gutierrez. Lodi, pag parakit, kahit wala na pong nesting materials, kapag budgie po ay kahit kusot lang po, okay na. Tapos nag-comment ako, ano po ba pinagkaiba ng parakit sa budgie? Kaya ako nagtanong kasi hindi ko talaga malaman kung ano yung pinagkaiba nila. Tapos ang sabi niya, yung parakits po kasi ay maliit, yung budgie malaki. At yung budgie po, kung makikita niyo po yung bandang leeg nila, ay maraming black na pabilog. Yung sa parakit naman po, tig dalawang pabilog lang magkabilaan. Yung black na pabilog sa kanilang leeg. Oh, so ayun yung basihan ng budgie. Dagdag kaalaman na. So, titignan ko yung budgie ko. Titignan ko yung mga parakits ko or budgie. Titignan ko kung ano sila. Kung parakits ba o budgie. So, yan na tayo. 8-3. So, 8-3. Kailangan maglista. Ano yung screenshot ko? Ito na yung screenshot. Kung budgie daw tatlo. Marami. Marami. Maraming pabilog na itim. Tapos yung parakit, tigdalawa. So, ito ay magandang information to. So, titignan namin yung parakits or budgie namin na nahuli tapos yung binili. So, titignan namin kung parakits ba siya or budgie. Dito ko yung gubase. Sabi ni Rolando Ignacio, tama, ayaw ng parakits ang kusot sa loob ng kanyang nest box. Kapag meron, konti lang, inaalis niya sa loob ng nest box. So, ayaw talaga niya. Ayaw niya ng marami, pero okay lang na may konti. Magana tayo dito. So, 8-3 tayo, 8-3. So, ayun. Ayun yung comment ng ating mga nag-breed ng parakeet nor budgie. So, ayun yung mga feedback ng ating mga kaibigan na nag-aalaga ng parakeet or budgie. So, mas lamang yung walang nesting materials sa loob ng kanilang nest box. So, dito tayo sa walang nesting materials. Mas okay na yung ginagawa ng karamihan para wala tayong maging problema sa ating mga breeding, sa mga mating ng ating mga parakeets or budgie. So, may dagdag din tayo na kaalaman kay Lord David. So, ayun, titignan namin kung budgie ba siya or parakeets yung aming mga alaga sa sinabi niyang information. So, kung may pahabol kayo about sa nesting materials ng parakeets or budgie, comment nyo lang sa mga future videos natin, tapos babasahin natin yan, tapos susubukan natin i-open up ulit yung video about dito sa nesting materials ng mga parakeets. So, ayun lang ngayong video. So, kung may natutunan kayong lahat about dito sa nesting materials ng mga parakeets or budgie, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. Tapos kung bago pa lang kayo sa aming channel, pindutin mo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. And mag-ingat po ang lahat, and we will see you on the next video.